Siya po si Luisa Salvador. Kagagaling lang po sa music therapy, kaya po pinagpahinga po muna namin. Iwan mo muna kami. Ho? Ang sabi ko, iwan mo muna kami. I need to examine the patient. Sige po. Thank you. Hindi ikaw si Doc! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Hindi ikaw si Doc! Lumayo ka sa'yo! Lumayo ka sa'yo! Lumayo ka sa akin! Manahimik ka! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Siguraduhin ko, hindi ka makakabalik sa dati mo, katinuan! Mamamatay kang baliw! Hindi ko na mapapakinpangan pa ni Hernan! Poor and fortunate, Luisa. Isa ka nga, halimaw! Maaga akong umalis. Parang Joel, ikaw nang bahala sa opisina. Saan ka naman pupunta? Hernan, pare, please, don't do something stupid. Huwag ka mag-alala, pare. Kakausapin ko lang si Mayumi. Kukumbinsin ko lang siya na ilibat ng ibang mental facility sa Luisa. Sasabihin mo ba kay Mayumi yung ginawa ni Isabel? Hindi lahat, pare. Pero gusto ko malaman ni Mayumi na dapat aniwala ko sa kanya. Na binabaliw nga ng anak ko, si Luisa. Hindi mo sasabihin kay Mayumi na pinabundol ni Isabel ang nanay niya? Hindi niya mapapatakot naman ako, pare. Sigurado ako. Ipapakulong niya pa to. At hindi ko kakayanin yun. Tama na siguro, pare, yung pinarusahan ko siya. Sige, pare. At least kahit papaano, mahal mo pa rin ang anak mo. Mahal mo pa rin si Isabel. Kita-kita na lang tayo sa labas, ha? May isa pang floor pickup dun sa kabilang wing. Sama na kita. Tara. Yes, Isabel. Hello, Tita Daphne. Nasaan ka? I need your help. Andito ako sa Healing Hope. Anong ginagawa mo dyan? Eh di ano pa? Itinutuloy ang mga plano natin. Wala nang bumabaliw kay Luisa, kaya ako na gumawa ng paraan. Ba't ka ba napatawag? Tita, isusumbong na ako ni Daddy kay Mayumi. Sasabihin niya na ako ay nagpabunggo at nagpapabaliw sa nanay niya. Anong gagawin ko? What? Papunta na dyan si Daddy kay Mayumi para kausapin siya. Papunta na sila rito? Hello?
Tita! Where's it? Nurse! Nurse! Nakatakas ang pasyente! Nagwawala siya! You have to find her! Yes! Yung maruruming bedsheet. Ganun ba? Sorry po. Okay. Doc? Yes? Nakita niyo na po ba si Mrs. Salvador? Hindi pa nga eh. Bakit? Nandiyan na po kasi yung anak niya eh. Si Miss Mayumi. Ano? Sige, hanapin ko doon. Baka nandun. Thank you. Sige po. Dad, please. Please answer the phone. Dad, huwag mo namang gawin sa akin to, please. Ako yung anak mo. Ako dapat yung kinakampihan mo. Raylan? Oo. Oh. Pwede ka po ba kayong mayakap? Oo ba? Maraming salamat din po. Mm. Yun lang po kasi pwede ko mabigay sa inyo sa pagkup-kup niyo po sa amin. Isabel! Alay! Palak mo ako, Dad! Dad, please! Dad! Isabel, anak kita! At yun lang ang iniisip ko. Dahil alam mo, kriminal ang tingin ko sa'yo at yun din ang pumipigil sa'kin para hindi kita ipakulong dahil anak pa rin kita. Naisip mo akong ipakulong? Totoo na rin mo, Isabel. Tinatanggalan na kita ng karapatan sa lahat ng ari-ari ako. Tinatanggalan na kita ng mana. Inangking kong lotto ticket ni Mario. Inuna kita kaysa sa pamilya ni Mario. Dahil gusto mo mabuhay ka. Pero alam mo, sana hindi ko lang ginawa yun. Siguro, hindi ka naging ganyang kasama ngayon. Siguro hindi ko kaiiyak maging ama mo. Gusto mo bang sabihin sa akin na sana pinapagawa ko na lang ako doon? Pahig na sirain niyo ako. Hindi niyo ako mapapabagsak. Mga hayop kayo! Sabi? Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Dede! Dad, I swear, wala akong intensyong patayin ka. Hello? May dibang ka sa labas sa institution nyo. Tumawag na kayo ng ambulansya. Labas na kayo, bilis! Sino po to? Hello? Hello? Bakit ano rin? Binaba agad eh. Pero sabi may nasagasaan to sa labas natin. Miss, ano na yung nabunggo? Babae o lalaki? Wala pong sinabi eh. Diyos ko. Si nanay. I'm sorry. All circuits are busy. Please try and call again later. Hello, Isabel. Hello? Kailangan ko makusap si Tita Daphne. Okay ka lang ba? Hindi ako okay. Bakit? Anong nangyari? Nabangga ako si Daddy. Hindi ko naman sinasadya. Natatakot ako. Isabel. Isabel, asan ka? Nasa presinto ka ba? Nahuli ka ba ng polis? Hindi. Huwag mo na ako isipin. Hindi, Isabel. Sabihin mo sa akin. Sasamahan kita. Sabihin mo sa akin kung nasan ka. Pupuntaan kita ngayon din.
Ay! Tawag ka ng tulog, dali! Ma'am, huwag niyo na pong hawakan. Tumawag na po ng ambulansya. Sino gumawa nito? Sino gumawa nito sa'yo, Tito Hernan? Asan na yung ambulansya? Teka lang po. Kapit ng Tito Hernan! Isabel? Ayos ka lang ba? Mukha ba akong okay sa'yo? Sorry. Hindi naman ako magaling sa mga ganito sitwasyon eh. Bakit ba sasabihin ang gamay ng daddy mo? Tapos iiyak ka lang pala. Hindi ko naman sinasadya eh. Nabigla lang ako. Susumbong niya kasi ako kay Mayumi. Lahat ng ginawa kong kasalanan. Isipin mo yung sarili kong ama, ilalaglag ako. Nakabagsak na nga ako, lalo pa niya ako ididiin. Hindi mo na ba mahal daddy mo? Hindi. Mahal na mahal ko yung daddy ko. Kaya nga ako nagkakaganito eh. Kasi hindi ko lubos maisip na siya pa yung magpapabagsak sa akin. Siguro sa ibang tao masama ako. Pero hindi ako masama, anak. Daddy ko yun eh. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kapag namatay siya. Oh.